Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagkapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang abo. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat naantabayanan ng tapat na pagbabalik loob ng metanoia o ng pagbabago ng isip at puso. Umasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid nating hindi sapat ang sarili nating kakayanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsukpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Maging aminawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitan tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya ay may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handa magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaringapin kayo ng Panginoon at bigyan na masaganang anin. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo sa mga mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol, at maging ang abagbagong kasal, mga saserdote. Kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at nandambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito.
Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutan kami hamakit, pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mong yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag niyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya at kalooban.
sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa iyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, pumasok po tayo sa panibagong panahon ng Simbahang Katolika. Ito po yung tinatawag nating panahon ng Kwaresma. At ngayong panahon ng Kwaresma, sinisimulan po natin ito ngayong Miyerkules ng Abo. Ngunit ano nga ba ang kahalagahan ng abo na ipinapahid sa ating mga noo? Ano po ba ang tanda nito? Mga kapatid, ang abo ang nagpapaalala sa atin ng ating pinanggalingan at patutunguhan. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang bawat isa sa atin nagmula sa alabok at babalik sa pagiging alabok. Nagmula sa alabok at babalik sa pagiging alabok. Sa madaling salita o sa literal na salita, pagpapaalala po ang mga abo na ito na hindi panghabang buhay tayong mananatili dito sa mundong ito. Kung gusto niyo pa po ng mas literal, mamaya ho kapag papahira na po kayo ng langis, sasabihin ko po, mamamatay din kayo. Payag ho ba kayo?
Minsan ho, ginawa ko yan eh. Sabi ko, mamamatay din kayo. Sabi sa akin nung pinahiran ko, mauna ka, Pader. Pero mga kapatid, nakakatawang isipin, pero ito ang tanda ng pagdiriwang natin sa araw na ito. Nagmula tayo sa pagiging alabok at babalik tayo sa pagiging alabok. Hindi pang habang buhay, hindi pang magpakailanman ang buhay natin dito sa lupa. Kaya ano ang dapat nating gawin? Ang panawagan sa atin ng panahon ng Kwaresma ay panawagan na tayo ay magbagong buhay. Alam niyo po mga kapatid, isang bagay po ang aking napapansin taon-taon na kapag araw ho ng Abo o Miyerkules ng Abo, lahat ho ng simbahan punong-puno. Bakit? Sasabihin kasi nung ilan, gusto ko kasing magpalagay ng abo. Pero kapag tinanong naman natin, bakit gusto mong magpalagay ng abo? Karamihan sa atin sinasabi, kasi uso yan eh. Kasi sa araw na ito, hindi ka in kung wala kang abo sa noo. Sa madaling salita, yung abong inilalagay natin, palabas lang pala. Isang pagpapakita lamang pala sa karamihan na ikaw ay nagpalagay ng abo. Sa araw na ito, tayong lahat ay inaanyayahang mag-ayuno. We are called to fast and abstain from eating meat. Pero minsan nakakalungkot na paglabas natin ng simbahan, ang lalaki ng abo natin sa noo. Pero paglabas natin ng simbahan, kumakain pa rin tayo ng mga baboy, ng manok. Paglabas sa simbahan, nakikipag-away ka pa din. Paglabas sa simbahan, nakikipagtulakan ka pa din. Ang lalaki ng krus natin sa noo, ha? Paglabas natin ng simbahan, nagsisiraan pa din tayo. Ang lalaki ng krus natin sa noo. Pero mga kapatid, ang panawagan sa atin na ang mga krus na ito, ang mga abo na ito, pagpapaalala sa atin na kailangang hindi yung panlabas ang ating bigyan ng pansin. Hindi panlabas na makita ng tao na ikaw ay mabait, na makita ng tao na nagsimba ka, bagkos sa araw na ito, ang bigyan nating pansin ay yung ating kalooban, yung ating puso, yung ating sariling relasyon sa Diyos. Sabi nga sa ating unang pagbasa, magbago ka, pero yung pagbabago na yun, wag lang pakitang tao. Dahil ang tunay na pagbabago, hindi kung ano ang nakikita sa panlabas. Ang tunay na pagbabago, nagmumula sa puso. Ang tunay na pagbabago, hindi napapansin ng mga tao sa paligid. Ang tunay na pagbabago, nakikita ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga, anong panawagan sa ating ebanghelyo? Kapag nagdasal ka, pumasok ka sa iyong silid. Kapag naglimos ka, huwag ka nang humanap ng trompa. Kapag nagbigay ka, huwag mo nang ipangalandakan.
dahil lahat naman nakikita ng Diyos. At alam ng Diyos kung ano ang laman ng ating mga puso. Sa araw na ito, mga kapatid, sa ating pagsisimula ng panahon ng Kwaresma, bigyan nating pansin hindi ang pagbabago sa ating panlabas, kundi bigyan nating pansin ang puso, dahil ang puso nakikita ng Diyos. Ang puso, alam ng Diyos kung alaw ang laman ng ating mga puso. Sa pagpapatuloy natin ng banal na Eukaristiya, nawa ipaalala natin sa ating sarili na ang paggawa ng mabuti dapat ginagawa ng tahimik. At ang paggawa ng mabuti na kaugat sa ating pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos. At dapat ito ay bukal sa ating puso. Mga kapatid, magsisi, magbalik loob, at ang Diyos na ang tunay na magpapala sa atin. Amen. Announcement. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring lumapit pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan sa may BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista, at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers po ang maglalagay ng abo. Mahigpit na panatilihin pa rin natin ang physical distancing at pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos o ushers. Maraming salamat po. Mga kapatid, ang paglalagay po ng abo ay isang simbolo ng ating pagsisisi. Ngunit makukumpleto lamang po ang pagdiriwang natin sa araw na ito, hindi lamang sa paglalagay ng abo sa ating noo, kundi makukumpleto lamang ito kung tayo ay magsisimba at tatanggapin si Kristo sa banal na Eukaristiya. Sa madaling salita po, kung hindi tayo nagsimba, baliwala yung paglalagay sa atin ng abo. Ang presensya ni Kristo ang dapat nating tanggapin sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abo sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa ipagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayo, mataos, halin at magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong maniklod ng may abot sa kong sumot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkos pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay nag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Ama tungo sa pagsisisi sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. Magbalik loob tayo sa Diyos nang may pagpapakumbaba habang ating sinasabi, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa simbahan, pagkalooban mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko ng pusong nagsisisi habang aming sinisimulan ang panahon ng Kwaresma, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong sensitibo sa iyong awa at habag upang sila rin maging salamin ng iyong pag-ibig, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo. Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa mga dukha, sinisiil at iba pang minorya, hipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila bilang aming mga kapatid. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo sila, pabalik sa iyong mapagmahal na bisig. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay.
Ipagpanumbalik mo kami sa iyong pag-ibig o Ama habang aming inihahanda ang aming mga sarili sa dakilang paggunita ng misteryo paskwal ng iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 na paghahanda, ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinemeas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan.
asa. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, tunay na maawain at mapagpatawad. Siya ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Basa ng dugo, linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Kaming iyong bansa, akayin sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda,
itindig mo kami, kaming iyong bansa. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Hugasan ang kamay na basa ng dugo. Linisin ang diwang sa halay ay mo. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Akayin sa landas, pahatungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Amang Diyos, yung baguhin ang tao't naibig sa banal na hatakot, sambang nanginginig. Ibalik ang puso't bayang nanlalamig. Likhain mong muli kami sa mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. Agad-agaran tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng inyong inuupuan. Bago po kayo lumabas ng simbahan, tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay aminawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot ng kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ng kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan, kanyang pamana magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.